Yo, what's up mga ka-review? It's me again, no? Gagawa tayo ngayon ng isa na naman video about dito sa part 2 ng mga Bekebay, no? Bekegay na tumitira o nagbibigay ng isyo kay Vice Ganda, mga ka-review, no? Nakikita ko kasi dito sa mga to, no? Parang gusto lang nitong dumikit sa sikat para sumikat at makilala. So, tunghayan natin, panoorin natin yung part 2 na ginawa nila about kay Vice at sinabihan pa nga nila dito na panot na raw si Vice, no, mga ka-review. So, ang pangit lang kasi tinitira nila yung taong nananahimik na, and besides, siguro crush lang talaga nito si Ayon at nagsiselos tong mga to kay Vice Ganda, mga ka-review. So, tara, samahan nyo ako at panoorin natin tong part 2 na video ng mga Bekegay. Tara! Kaya ang ina mo, panot ka na, hype ka. Ina ka, mamatay ka. Galit na galit, mga ate. Laki ng galit, ah. Alam, bakit maganda ka? Hindi ka maganda. Maglaugay nga ako. Gaga! Gaga, mas maganda talaga sa inyo si Vice. Mukha pa lang, wala na kayo. Che. Pinan ako ni Agon. Gaga, kami narito kasama niyo magtatanggol mga ate, more practice pa sa pagkanta, wala sa tono eh. Che. At yun na nga no, mga ka-review, napanood natin yung second part nung in-upload ng mga Bekegay, no, mga ka-review. Dito makikita natin kung gaano sila kaingit kay Vice, no. At kung paano nila pinagnanasaan si Ayon, mga ka-review. Yun yung pinaka worst doon kasi wala silang ganong relasyon na katulad nung kay Vice Ganda. And then, panoorin pa natin itong isang uploader, mga ka-review, na nagpatama rin kay Vice Ganda. Galing din siya sa TikTok video. Tara! Shoutout kay Vice Ganda. Hindi mo kaya itong bilhin. Dahil isa ka lang mahirap, hampas lupa, mukhang kabayo. Hindi ka tulad sa akin, pang mayaman. Tingnan mo. Hoy ate, kinayaman mo na yan. Para kang nasa squatter eh. No? Yan na ba yung mayaman na sinasabi mo, ate? Siyo nga, mag-isip ka. Nabili ko lang ito ng 1 million lang naman. Hindi mo to afford, hindi mo to kaya, kaya huwag kang maging ambisyosa, okay? Taas ng pangarap, Teha. Lilipad ka na. Vice Ganda, itag mo yan sa bato mo, itag mo yan sa puso mo, itag mo yan sa isip mo na hindi mo ito kaya dahil isa ka lang hampas lupa na mahirap. Aha, dami kang tawa dito sa baklang to, no? Kung makapagsabi ko, Vice, hindi kayang bilhin. Baka nga bilhin niya buhay mo, eh. Loko-loko ka. So, yun, marami na talagang toxic ngayon, no, sa social media. Mapa-TikTok man, Facebook man yan, YouTube channel man yan, o YouTube community man yan, mga ka-review. Napakarami na talagang mga toxic. At ito talaga yung hilig ng mga Pinoy, yung panoorin kung paano ka masira, no, sa maraming tao. Ito yung mas gusto nilang panoorin na tuwan-tuwa pa sila na mayroong isang tao na sinisiraan at kinukutya, no, dahil lamang sila'y naiinggit sa mga nangyayari sa buhay ni Vice Ganda. Maraming pa naman panahon, pwede nyo pa naman baguhin yung mga ganyang ugali nyo. So, try nyo magsimula sa sarili nyo bago nyo punahin yung ibang tao. So, yun lang mga ka-review. At dito sa taon to, magpayaman ka muna, tumira ka muna doon sa malamansyon na bahay bago mo sabihin na hindi kayang i-afford ni Vice Ganda yan. Alam ko ano lang to, parang memes lang yung ginawa niya, no, mga ka-review. Pero pangit pa rin tignan kasi binanggit niya yung buong pangalan ni Vice Ganda. So, yun mga ka-review. And panoorin natin yung isang video na nireveal ni Vice Ganda yung kanyang tunay na buhok, mga ka-review. Dahil alam naman natin, laging nakawig si Vice Ganda. Dito makikita natin i-re-reveal niya dahil nasa parlor siya ni simpentong Koreano na to. Ni ano, Ryan Bang. Nandun siya sa parlor ni Ryan Bang at nireveal niya yung tunay niyang buhok. So, tara! Ayan, ano pa ang mga pasapit ng upload? Ayan!
haba na yung buhok ko, pero manipis kasi yung harap. Hindi, pa-tuboy natin. Pero alam mo, tumutubo siya, pero feeling ko natatanggal din siya kasi nilalagyan ko na tutin pag naglalagay ng wig yung pandikit. This is my real hair. Okay, explain ko mami ha. Lito siya masamis. At yun nga mga ka-review, no, nakita natin. Ganun pala kanipis yung buhok ni Vice Ganda, kaya pala siya laging nag-wig. Mga ka-review. Pero okay naman kasi bagay naman sa kanya mag-wig ang buhok mga ka-review. Di ba? At nakikita nyo naman kung gaano rin siya kaganda pag siya ay naka-wig mga ka-review. So wala namang parang negative na pwede nating sabihin kay Vice Ganda about doon. And sa mga personal niya naman katulad sa pagboboto is meron din naman siya sariling opinion at hindi na natin kailangan pang himasukan yun no, mga ka-review. Kung ano yung paniniwala niya, parang kayo din may sariling paniniwala sa mga taong iboboto. Diba? Meron kasing nagsasabi na liberal party si Vice Ganda. So, pagdating doon, labas na kayo doon kasi personal opinion niya yun about sa mga kumakandidato. And kahit ikaw, kahit ako, may mga sarili tayong opinion about dito mga ka-review. Kung sino yung gusto nating iboto, may mga kanya tayong kuro-kuro at opinion, diba? So, igalang natin kung ano yung opinion ng bawat isa, no, mga ka-review. So, yun yung magandang dapat na gawin natin. At dito, no, mga ka-review, ang magiging aral na mapupulot natin dito. Bago mo husgahan yung isang tao, dapat ipakita mo sa sarili mo na perpekto ka. Wala kang kasiraan, maganda ka, macho ka, o ano ka man, pogi ka. Dapat ganon. Pero kung ikaw naman ay nakikitira lang para umangat yung pangalan at makilala yung pangalan, is huwag mo lang gawin kasi ang pangit tignan mga ka-review, di ba? So, yun. Ang masasabi ko lang dito, no, i-ignore lang ni Vice Ganda yung mga gentong negative. Kasi mga negative, ano to eh, negative outcomes sa buhay mo to. Pagka ginrab mo siya, iniisip mo siya, madadala ka lang ng stress. So, absorb niya lang lahat at tuloy lang sa buhay, dun lang. So, yun. So, yun mga ka-review, kung ikaw ay bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe sa baba and click notification bell para lagi kayong updated mga ka-review. So, ando sa baba yung bell at saka subscribe. Click nyo lang po yan. So, hanggang dito na lang. Peace out.